Okay, bro, ito naman. Baka sabihin nila na masyado tayong may favorite kasi puro banned by lang pinag-usapan natin kanina. Tsaka, of course, yung mga usual suspects dyan and all. Now, ako naman, I mean, one of the reasons na I appreciated our collaboration, Mark and Bo, is because it allows me to differentiate. Kasi ang problema is the usual dilawan rhetoric is, ah, lahat yan, mga DTS, kaya na huwag mo kausapin, ganun. Pero ako naman, I've dealt with Sasot, I've dealt with Banat Bay, I've dealt with TP, of course, in different capacity back in the day. So I know them quite personally, you know, from different, I mean, again, see, of course, marami tayong disagreement, Banat Bay, among others, but medyo gets ko na, you know, they may come from similar, you know, political persuasions, pero iba silang tao, no? There's a lot of diversity to where they come from. But yun nga eh, aminin natin, tama ka, from 2016 to 2021, I would say, sobrang lopsided yung social media, di ba? Kasi yeah, halos lahat ng ayaw kay Digong ay nasa mainstream media, katulad ko, di ba? Mainstream media. Twitter. Exactly, Twitter. Oh, pero parang yun nga eh, parang Twitter sobrang imbalanced, di ba? There's not even a competition there. Actually, sa Twitter, ang kaaway ko yung mga ibang bansa na eh. Mga ibang issues na kisaw-saw sa mayo. Alam mo naman ako, geopolitics. So mga kaaway ko na, mga pro-China, pro-Russia, yung mga ganyan, pro-Trump, yung mga ganyan. So wala na akong pake sa domestic. Pero pagdating sa YouTube, ayan, lakas-lakas ni Banat Bay. Doon sa Facebook, si Mocha Uson, of course, was the first big one there. And then Sasot came, Thinking Pinoy came. But it looks like, bro, since 2021, medyo the field is balancing. No, I mean, so I think the most prominent person who went from mainstream media all the way to social media, not named Richard Heydarian. No, it's Christian Esquerra, diba? Christian Esquerra, kudos to him. I think he has made a very good transition. Yeah, doing really well. Facebook, quite okay. Twitter, quite okay. And then, of course, meron ka pa rin yung rise ng mga maraming pinks sa TikTok na million followers, etc. Can you tell us a little bit about that? You go in yeah, for it. Pero before Christian Esguerra, actually yun nga yung ano eh, ay, sorry, I've been sorry, saying this pala nung nag-start tayo, na there is a market for pink content. Kung ako nag-pink from the start, sabihin natin naging pink vlogger ako from the start, siguro mas malaki kinikita ko. Kasi malaki, mas malaki yung base ng mga nanonood, mas may capacity sila to watch, yeah, 'di ba, watch video online. So malaki. So at that time, nung nauna nagsisimula tayo, hindi ko magets bakit wala masyadong mga pink or yellow na vloggers when there's a lot of money to be made. Diba? Syempre siguro natatakot sila, safety nila. Pero before Christian Esguerra, ang gusto ko lang ding sabihin na nag-pave the way for this, na yung resurgence ng mga pink na vloggers, not named Heydarian at Christian Esguerra, ay si the late Percy Lapid. Oh yeah, of course, of yeah, course, really of course, opened. Bro, of course, bro. Yeah. I'm so sorry. Yeah, you're no, right. No. Yeah. But iba, kasi iba, ibang klase. Kasi parang traditional kasi siya eh. So, oh, diba? I'm not sure if he even understood yung level ng influence niya. Yeah, you're kasi right. Iba pag nasa radyo ko eh. Diba, parang small town, small ano. Pero pag yung video mo nilagay mo sa online, buong Pilipinas na, you are going to ruffle a lot of feather. Maraming magagalit talaga sa'yo kapag nagba-viral ka sa online. So Percy Lapid opened the way. After yung kanyang assassination, his demise, many of his followers nag-jump to lesser known vloggers na umangat. So example niya sila Batang Maynila Toit, sila Dem Josh, so mga Armin. Smaller na sila big Armin vloggers and isa, another one that's doing really well right now na pwede nating i-interview din in the future, si vlogcaster Armandine. Ayan. So Arman pala, sorry, sabi ko Armin. Yeah, Arman. Yeah. Oh, Armandine Nocum. Kasama ko siya nung campaign. Tapos ayun, he was just starting noon, pero ngayon he's really blossoming na. And I'm watching yung kanyang video sa ano, sa YouTube. Ang tatapang exposés. And talagang ano, talagang mga sensitive topics na maski na ako hindi ko ginagalaw. Si yes, Banat Bay lang not... ata pumapatol sa mga ganun. De, parang yun yung ano, 'di ba? Si Banat Bay, sila Percy, ito yung mga big YouTubers na parang. Oo, oh, eh. Sila yung mga talagang type, walang ano eh, walang different eh. Persuasions. Si vlogcaster now, I'm not sure if na-check mo yung kanyang YouTube lately. De, lumalabas siya sa analytics ko, bro. Kasi yeah, yung similar yung mga audience namin. Similar yung nanonood, di ba? Ang tatapang ng mga expose ni...
ni vlogcaster, which is good din naman kasi you need that in a democracy, di ba? You need people exposing yung mga ano. Pero syempre, I worry din sa safety niya. And pero yung mga ganon, si Christian Esguerra, siya yung more polished type eh. Galing sa mainstream kasi. Kaya, di ba, ang ganda ng presentation, parang nanonood ka lang ng ANC, malinis, di ba? Pero on a different level naman, si vlogcaster, iba naman yung style niya. More on expose, hard-hitting expose. Di ba? Arman is also Isko, di ba? Yes, he was Isko so no election. Banat pa ikaw, lahat kay Isko, di ba? Yes, after election, he went full opposition. Talagang anti-Marcos, anti-Duterte. Nung right, after right. The elections. Basta full opposition. I'm not, hindi naman exactly anti-Marcos. Basta full opposition nung ano, nung after the elections. And ayun, si Batang Maynila Torits, ayun, yung viewers na are from the Lenny audience. And I got to say lang, ang laki pa ng ano, ang laki pa ng, now is a really good time to enter vlogging for the pink audience. Kasi yeah, the audience is big. Yung mga vloggers, konti, hindi kasing dami nung sa Uniteam. Pero the demand is still there. Malaki yung demand for pink content. Ano na ba ginagawa ni Lenny? Ano na ba ginagawa ni Bam? Ni ano? So, yun ang masasabi ko for the opposition. Kasi, ang laki ng opportunity. Tsaka, ang laki ng bro, opportunity talaga to. Diba parang less toxic na rin ng YouTube ngayon? Kasi, actually, Twitter toxic pa rin, to be honest. Actually, ang funny is, yung mga nag-a-attack sa akin sa Twitter, usually yung mga dilawan pa nga, diba? Dami galit din sa akin kasi kine-question ko yung ginagawa ng opposition, kine-question ko yung mga kanilang kakulangan. So, actually, yung pinakakaaway ko doon, hindi yung mga DDS na all kasi malakas yung mga dilawan doon eh. Silang inaaway ko sa Twitter. Inaaway. Kayo nag-aaway. Kitang-kita mo yan, di ba? Pero sa YouTube, I mean, pansin ko, gumanda na, hindi na ganun ka, like, I'm looking at the comments right now. Actually, maganda I would, hindi I would, na ganun ka-toxic. Hindi, kasi nawala ng interest eh. After BBM 1, for 1.5 years, nawala ng interest yung tao. Kasi siguro, iniisip ko, BBM is a boring president. Diba? I'm not saying that as parang insult or ano. Yun lang talaga yung style niya. Itos. Parang ibang presidents Itos na boring, diba? Yung usual Itos natin. So, hindi unlike Digong, 24-hour news cycle, araw-araw, may balita, may kaaway. Si BBM, ano eh, boring. So, yung mga tao, naghahanap ng ibang away. So, napunta sila sa Itbulaga, napunta sila sa... So, ibang away yung pinapanood nila. So, I think ganun eh. But it will intensify uli kapag yung nangyari, yung pinag-usapan natin the previous episode, diba? Pero, yun nga, kung yung sa mga pinks, if you're open to vlogging na ganun, tapos naniniwala ka doon sa mga pinaglalaban nila Lenny, nila Risa, or who knows, baka kailangan din Richard ng mga Risa vloggers kasi sa ngayon wala, 'di ba? Pati nga si Risa good... rin hindi siya ganun ka-active. I mean, she has a page right now, I've been checking it out. But you're right eh. So can you go ahead and give advice the same way na you convinced me to be more active on social media, bro? Thank you so much. By the way, that's one reason na mahal kita, bro. Kasi I'll be honest, ako naman, hindi ko naman concerned yung mababash ako. Sanay na ako mabash, diba? For me, it was like, is it worth my time? Hindi pa parang stressful yan, ganun. Parang ikaw nag-explain, hindi, madali lang yan, ganito, ganyan. Tsaka it's worth the effort, it can be sustainable, etc. So can you give an advice dun sa mga followers natin na baka interesado na sumali? Hindi kasing galing ni Banat Pai magbanat, maybe hindi kasing galing ni Mark Gamboa mag-follow ng Itbulaga Developments. But you know they have something or thing or two to share, and also to make sure yung YouTube and social media may diverse in content. Hindi kasi sa akin, if you truly believe doon sa ano, if you're really passionate, I saw that naman last elections from the pink movement eh, kung gaano ka passionate yung mga taong nandoon. Yung mga supporters ni Risa, nakita ko din passionate. Kumbaga, use that passion lang and turn it to a career that will earn you more than a regular job, regular day job. Talaga maganda. And ngayon, kumpara nung time ni Digong, mas safe maging Risa vlogger than any vlogger. 'Di ba? Hindi kasing toxic nung talagang awayan before. So yun nga, yun ang nakikita kong kulang siguro. If the opposition is looking at Risa as one of the future standard bearers of the party, of the movement, there should be Risa vloggers na talagang ang ano nila is to grow yung audience following Risa. Ano ba ang stand ni Risa dito? Ano ba ang stand ni Risa sa ganon? Inaway si Risa ni ganito ah. So i-report ko yon. So the same way na ako when I did Isko, di ba? Everything about Isko, lahat ng umaaway sa kanya, lahat ng
lahat ng mga projects niya, lahat ng magagandang. So, Riza needs like, a Mark Gumbo of her own. Riza needs her own Mark Gumbo. Parang ganun. Yeah, yeah, exactly. That's what I mean. Kasi bro, tama ka. Sorry, again, I'm cutting you. Na-excite ako sa topic ito. Kasi kasi yung left, yung makabayan, parang meron din sila maraming bagong mga vloggers na interesting. And in fact, may mga progressive vloggers like si Matilda. Yung ano, yung magpo-poste siya, yung tatalon siya sa poste na ganyan-ganyan. Ganyan. Tapos, Jara, I haven't seen it pa. I bro, forward kasi I sobrang the best din si Matilda. Tapos pag-usapan niya yung mga welga, pag-usapan niya yung mga rallies, yung mga usapin talaga masa-masa. Pero galing sa progressive side. Issue. So, actually, in fairness, marami mga Gen Z, mga kabataan, uy, mga bata, na mga 20s, mga gano'n na pumapasok dito. So, tama ka, yung medyo kulang is yung center-left, no? Or center-center. Ah, well, center-liberal, marami kasi, rin. Kasi kung sino ang tinitingnan nyo na future. Tama ka. Diba, many people are looking at Rafi Tulfo as a possible presidential candidate. Marami na ngayong mga Rafi vloggers. Marami na ding anti-Rafi vloggers. Diba? So, meron na eh. May naglalaban eh. Pero like, if Risa, if you're looking at her as a future leader, dapat you should start developing na that audience na who follows every day. Kasi ganun sa YouTube eh. Yung mga DDS, yung mga pink, nanonood sila araw-araw eh. Ano bang update ngayon? Ano bang ginawa ni Risa ngayon? Nagkaroon ng ganitong issue, anong reaction ni Risa? Ay, inaaway si Risa. Or kung sino man, kung si Chelo, kung si Bam, o kung sino man ang next in line for the pink. Yung sa TikTok, maganda din naman. Yung mga pink na supporting yung pink movement dun sa TikTok. Kasi syempre, hindi ganun ka-sustainable kasi wala namang kita per video. On that note, thank you very much, bro. Medyo pinalis na ako ngayon. Alam mo naman dito okay. Sa probinsya, medyo mabilis kami. Hindi naman kami probinsya sa Baguio, pero medyo, kailangan namin magsara ng Baguio. No, I really appreciate it. Thank you so much, bro, for mentioning Percy Lapid being really the pioneer here. And you're right, yung base na nabuild ni Percy Lapid, yun yung nagsusustain ng mga ibang rising vloggers na progressive at may mga panindigan sa buhay, etc. So I really appreciate it. I really appreciate also our collaboration. Even yung mga collaboration natin with people from the other side na tinitrol tayo ngayon at saka followers natin. But I also wish the best, bro, dun sa case mo sa Facebook. Itutrol natin ang Facebook sa Monday. Thank you. Sabatay na bukas, so I have to get out of the, alam mo na, social media. But don't worry. Paglaban natin yun, bro. You didn't deserve what happened to you. But surely, this should be a basis for us to complain para ayusin na nila. But alam mo naman ikaw, bro, winner ka pa rin. Andami mo na akong views sa mga Itbulaga and all. Mukhang tapos na yata yung chapter na yan. No? Maghanap ka ng bago. Tapos na din eh. Tapos na din yung issue. Panalo na eh. So, election season na ang next eh. Yun na ang next na, sko po, magulo na naman. Balik na naman yung toxic sa buhay ko. Akala, napahinga ako na isang taon eh. Gulo na naman. All right, on that note, thank you so much sa'yo, Mark Gamboa, joining us, the vlogger extraordinaire, our very good friend. And I'm sure tuloy-tuloy ang success mo this year, God willing. And thank you also to the followers. We have also friends from Malaysia, Hazlin Abdul Hamid joining us, friends DDS, friends BBMers, friends Pink, ang dami natin mga followers, supporters. Actually, YouTube medyo mas wild eh. Pansin ko yung YouTube following ko, sobrang diverse. Unlike yung Facebook and Twitter ko, medyo alam ko na, pero ito very diverse. And YouTube mo, lumalakas ha. Congrats ha. Thank you so much, bro. Medyo nagigets ko na how to work, make it work eh. Nung una, parang nailang ako eh, but napansin. At next na gagawin natin, bro, mag-TikTok live na tayo. May mga nagme-message sa akin. Pwede, yun naman. Mag-live ka na rin, sir, dito para makita ka namin, ganun. So, in the future, set up din tayo ng TikTok live. Sorry, walang internet masyado ngayon, kaya itong dalawa lang, nahirapan na. Thank you, bro. God bless you. Happy New Year. Thank you. And God Pilipinas. Ayos na rin yung issue mo and dadami pa rin yung followers mo and yung engagement mo. Talk to you soon, bro. Bye-bye.